na luz, Linda. Ikaw ay di nag-iisa. Ikinus mo ang iyong mga pangalan. Oh, Luz, Linda, kung missing ka na, huwag mong sirain ang iyong mundo. Kumilos din ang mga makabayang politiko noong 1978 dahil sa tulak ng administrasyon ni Presidente Jimmy Carter ng Estados Unidos, napilitan si Marcos na idaos ang matagal nang nabibimbing eleksyon para sa interim batasang pambansa. Ako ang Cristino. Ako'y 7 taong gulang na. Ngunit halos 6 na taong gulang, hindi nakakatiling ang tatay ko si Ninoy Aquino. Sana tulungan ko ninyo ako para makapiling ko naman ng mami ko, ng mga kapatid ko, at lalong-lalo na para makapag-lingkod na rin sa inyo. Mula sa bilangguan, inilunsad ni Ninoy Aquino ang kanyang kandidatura. Inayaan siyang kumandidato, pero hindi siya pinayagang kumampanya. Binigyan lang siya ng isang pagkakataong magsalita sa telebisyon. We stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ng motion mo eh. Eh, siyempre mga general yan eh. Eh, pag eh, nagalit si Apo sa kanila, eh, diretirado na sila. But sir, wouldn't you think that by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, impyado ka ng NNPC, maatakin pa si Marcos? Ang hindi pwede. No. Bahira nga eh. I will not attack the president. I have no quarrel with you. Bahira nga eh. Because you are also in the NNPC. Kailan ka magigising o lusimin at tanggapin ang totoo? Huwag ka nang magbubulag-bulagan pa, hindi na siya magbabago. Ginagawa kanyang laruan, pinapakikot-ikot ang iyong ulo. Ang partido ng rehimen ng Kilisang Bagong Lipunan ay nagharap ng tiket na pinangungunahan ni Imelda Marcos. Sa pamumuno ni Ninoy Aquino, ang oposisyon ay nagbuo ng isang alyansa, ang Lakas ng Bayan o Laban. Sinabi namin sa taong bayan na alam namin na yung mga boto ninyo baka hindi mabilang. Pero kung kayo'y boboto sa mga opposition candidates kay Ninoy Aquino particularly, pwede bang sumali kayo sa noise barrage? Mag-ingay tayo. We will vote by our noise. Kung makasampung minuto man lang ang noise barrage, ay magiging masaya na ang partidong laban. Pero tumagal nang tumagal ang protesta mula alas 7 ng gabi hanggang madaling araw. It was really an outpouring of sentiment of the people na dapat itigil na ang karasa ng martial law. Ang noise barrage ay isa sa mga unang manifestasyon ng people power. Pero nang matapos ang bilangan, ang lumabas na panalo ay ang 20 kandidato ng Kilusang Bagong Lipunan. Ang sikat na si Ninoy Aquino ay tinalo ng kung sino-sinong di kilalang kandidato. Ang lantarang pandaraya sa halalan ng 1978 ay nagkaroon ng di inaasahang bunga, ang radikalisasyon ng mga tradisyonal na politiko at ng mga aktivistang moderato. Behind the series of terrorist bombings in the country. Bombing incidents in Metro Manila. Sa panahong ito, isinilang ang Light a Fire Movement at ang April 6 Movement, mga grupong sinuportahan ng mayayamang Pilipino na nadistyero sa Estados Unidos. Third force kami, so ang layun, isa sa mga layun namin is to embolden ourselves, lumakas ang loob, lalo na yung nasa above ground, yung gumagamit ng parliamentary, yung conventional parliamentary tactics, street parliamentary tactic, nagde-demonstrate, nagbibigay ng leaflet, so on, sumusulat, lumakas ang loob. At itapo namin throwback fear. Marami pa kaming ibang gagawin, especially New Year's Eve. Pasasabugin sana yung mga ano to, yung mga crony newspapers, yung hayagang asinungalingan ng mga nilalabas sa dyaryo.
because the plan then was to destabilize the government completely until it went down on its knees and negotiated a turnover. The bombings were going to escalate into assassinations and... Si Doris Baffrey ay empleyado ng gobyerno at lihim na kasabi ng April 6 movement. Siya ang nagpasok ng bomba sa pandaigdigang konferensya ng American Society of Travel Agents na ginanap sa Maynila. Sa malaking kahihiyan ng rehimen, sumabog ang bomba matapos ang talumpati ni Marcos. Natuntun at inaresto si Baffrey. Bagamat opisyal ng Philippine Navy ang kanyang ama, nagtagal siya ng 5 taon sa loob ng Camp Crame, ang pinakamatagal na nakulong sa mga babaeng detenido. ...1981, humina ang ekonomiya. May bagong presidente ang Estados Unidos, si Ronald Reagan. Nakatakdang dumalaw sa Pilipinas ang Papa, si John Paul II. Dahil sa mga pangyayaring ito, napilitan si Marcos na magluwag. Formal niyang inalis ang martial law at nagdao siya ng isang eleksyon sa pagkapresidente. Binoykot ng oposisyon ang halalan. Hindi sila naniniwala na magiging malinis ito. Isang politikong nilimot na ng panahon ang tumakbo laban kay Marcos. Ang suspetsya ng karamihan ay si Marcos mismo ang nagpatakbo at nagpondo ng kanyang kalaban para palabasing totohanan at malaya ang eleksyon. Tulad ng dapat asahan, nanalo si Marcos. Ginagawa kanyang laruan, pinapaikot-ikot ang iyong ulo. O lusin min dagong besing ka na, huwag mong sirain ang iyong mundo. Gising na, gising na, gising na. Sa kabila ng pinangangalandagang pag-alis ng martial law, walang nagbago. Ang kapangyarihan ni Marcos sa ilalim ng batas militar ay naroroon pa rin. Pwede pa rin hulihin ang kahit sino ng walang warrant of arrest. Amendment 6 says in effect that the president, even if National Assembly is in session, can also make laws. Pero, siyempre, ang proseso sa batasan, pambansa, mahaba. Siya, sasabihin lang niya, oh, the batasan pambansa law something so and so is hereby repealed. Oh, di yun na. Sa panahong ito, naninirahan na sa Estados Unidos si Ninoy Aquino at ang kanyang pamilya. Napilitan si Marcos na palayain ang kanyang pangunahing kaaway na politiko noong 1980. Kailangang operahan si Ninoy para sa sakit sa puso. Natakot si Marcos na siya ang sisisihin kung sakaling mamatay si Ninoy sa loob ng bilangguan. Sa Amerika, ipinagpatuloy ni Ninoy ang pagpatikos sa diktadura. And as you very well know, a month after I met her, martial law was lifted. But what kind of lifting? And I told Mrs. Marcos. Mrs. Marcos, I said, if your husband is sincere, nothing is impossible. But if your husband is not sincere, nothing is possible. And believe me, I said, if you are not sincere, then the question is, how many will die? Pagkaraan ng 3 taong paninirahan sa Amerika, nagpasya si Ninoy Aquino. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Moses Sagulpe, si Marcos. He was probably the only leader of 2 leaders who knew the Filipino soul and the Filipino heart very, very well. The other one was Ninoy. Bago nag-martial law, si Ninoy Aquino ay isang tradisyonal na politiko. Isang henyo sa larangan ng politika, pero tradisyonal na politiko pa rin. Tulad ni Marcos, eksperto siya sa paggamit ng mga tradisyonal na instrumento ng eleksyon sa Pilipinas. Guns, goons, and gold. Tulad ni Marcos, isa siyang balimbing. Umalis siya sa Partido Nasyonalista at sumama sa Partido Liberal noong nasa poder ang Partido Liberal.
Mina was, as everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. And his whole life was politics. I mean, he was 1923 when he became mayor, and everything was just planned for that 1973 election. He has driven away all tourists, which accounts for about $100 million. He has driven away foreign capital. He is causing now a retrenchment of local industries. He is causing a flight of local capital. Now, when these things finally bring their full impact on the Filipino people, let's say 6 months from now, his problems will be compounded. And then, nagbago ang buhay at pananaw ni Ninoy dahil sa karanasan niya sa ilalim ng martial law. Ikinulong si Ninoy sa salang subversion, murder, and illegal possession of firearms. Nilitis siya sa isang hukumang militar at hinatulan ng kamatayan.